Ito po muli si Father Dave sa Di Po Ba Father. Ang tanong, ano po ang diferensya? What is the difference between angels and saints? Lahat po ba ng mapupunta sa heaven magiging angel? Alam po ninyo, di pa ako nakakarating doon. Ano po? Ang hirap ng tanong na ito. Anyway, ano po pinagkaiba ng angels and saints? Angels are those who have been in heaven in the very beginning of time. Hindi sila naging tao, anghel sila. Ano pa? Anghel sila. And sabi nga, the most beautiful, the most intelligent angel is Lucifer. Kaya lang, hindi siya naniniwala at hindi nararapat ng Diyos ay magkatawang tao. Ano pa? Kaya siya ay natapon sa impyerno. Gumawa siya ng lugar para sa kanya. Ano pa? Sa mga lugar, ito ang lugar ng mga taong ayaw maniwala sa Diyos. Yun po ang mga anghel. Ano po? Tapos kung inyo pong i-research yan, may kerubim, di po ba? May serapin, ano? Marami sila, iba't iba sila. Ano po? Anong itsura nila? Hindi ko po alam. Sila po ba'y may pakpak? Hindi ko po alam. Ano po? Mga minamahal mga kapatid, pag kayo nakarating doon, then malalaman natin. Ano po? Ano ulit tanong? Ano yung saints? Ano yung mga santo? Sila po yung mga tao. Tulad mo, tulad ko, kung saan nabuhay sila nagiging kalugod-lugod sa Diyos. At sila'y binayayaan ng Diyos na sabi nga, maging bahagi ng sambayanan ng Diyos sa kalangitan. Yung mga anghel, nandun na yun. Yung mga santo, galing sa lupa. Ano pa? Umakyat sa langit. Ano po sabi ni Teresa ng Avila. Santa Teresa ng Avila. Pag nakasalubong daw niya ang pari at isang anghel, magbibigay pugay daw siya sa pari. Bakit? Dahil kahit makasalanan ng pari, ginamit ang mga palad ng mga paring ito upang gawin ang kapirasong tinapay na maging katawan ni Kristo. There are things angels cannot do that saints are able to do. Ano pa? Kaya nga po, huwag mong kakalimutan, you are called to be among the saints. Saints are not perfect. Tandaan po niyo yan. Ang pagiging santo ay hindi ang pagiging perpekto. Hindi ibig sabihin hindi nagkakamali. Maraming santo na nagsimula, sabi nga, sa mga karumal-dumal na pamumuhay. Ano po? Manginginom, lasenggo, mamamatay tao. Magsabi kayo, babaero. Hindi ang kasalanan ang tiningnan ng Diyos. It is not who they are before, but what they can become. My dear friends, hopefully this will encourage you that God deals with us not who we are before, but who we are today. Anuman ang kahapon ay kahapon. Kaya nga sana meron kang natutunan. Ano po? Sana meron kang natutunan. At hari nawa ikaw ay maging kabahagi ng mga santo. Ano yung pangalawang tanong? Bakit nawala? Nawala si ang tanong ni pa ang tanong. Naku, na-erase ko.
Lahat po ba ng mapupunta sa langit magiging anghel? Hindi po, santo po, santo. Ang mga anghel ay anghel na. Ang mga taong magiging santo o magiging ay pupunta sa langit. Ano po? You will be among the saints. Ito pong isang tanong, medyo sensitive ito. Tama po ba na ipanalangin sa Diyos that God will break certain people so that they may learn? Sinasagot po ba ang panalangin? Sinasagot po ba ng Diyos ang mga panalangin ganito? Ano pa? May konteksto siguro yan. Ano pa? Siguro ay na pasaway, ano po, ayaw matuto, ayaw makinig. Siguro, anong panalangin? Ano ba mga panalangin ninyo sa mga kaaway ninyo? Diba? Diba? I'm sure meron kayong mga panalangin ganun. Ha? Yung mga barabarang driver, sabi mo, mabangga sana. Di po ba, ano? Para matuto. Ano po mga panalangin ninyo? Ano? Ha? Ayaw makinig kasi kinakain lahat ng bawal. Ha? Pag ikaw inatake, ano pa? Well, unang-una po, unang-una, remember this, that God never desires sinners to die, but to return to Him and live. Kung meron pong panalangin, meron pong inaasam-asam ang Diyos sa sino mga makasalanan, ay hindi sila ay mapahamak, kundi sila ay magbalik loob sa Diyos at mabuhay. Hindi diringgin ng Diyos sa mga panalangin, sana kunin na. Ano pa? Ha? Sana. Hindi. Ang panalangin palagi ng taong maayos ang buhay ay ang ikabubuti ng kanyang kapwa. Pero ang aking paalala, ano po ang aking paalala? If you look at the Gospel of St. John, chapter 5, verse 14, kung naalala po ninyo, ang taong ito na merong sakit, ano po, at pinagaling ng Diyos, at muli niyang nakita sa templo, ano sabi ng Diyos sa kanya? Look, you are well. Do not sin anymore so that nothing worse may happen to you. My dear friends, my brothers and sisters, if something worse happened to you, it is not because God wills it, but because you have failed to listen. You have failed to listen. Sin is already bad. Doing wrong is already bad. Something worse can happen to you if you don't stop sinning. If you don't stop sinning. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga, palagi ko yan sinasabi, iwasan ang kasalanan, sapagkat ang kasalanan ay hindi lang mali, hindi lang paglabag sa kautusan. Mga minamahal na mga kapatid, iwasan ang kasalanan, sapagkat maaaring magdala yan sa kapahamakan. It will rob you of your joy. It will prevent you from receiving God's blessing. Worse, you are even putting the lives of others in danger. Putting the lives of others in danger. Sasagutin ko ito sa mga darating na araw. Ano pa? Papyaw lang. Meron pong nagpapadasal. Father, sana hipuin ni Lord ang tigas ng ulo ng aking mga anak. Ayan naman talaga ang problema ng mga magulang, ang tigas ng ulo ng mga anak. Kaya lang, nasabi niya doon sa kanyang prayer request that
she, hindi nyo naman kilala. Ano pa? Yung kanyang anak ay produkto ng kanyang live-in relationship ng hindi niya asawa. Live-in relationship. Kaya sabi ko sa kanya, ayusin po muna ninyo ang inyong buhay bago nyo maayos ang buhay ng ibang tao. Ayusin nyo muna ang inyong buhay. Sa kanito maayos ang buhay ng ibang tao. Mga minamahal na mga kapatid, sadyang may mga bagay na hindi nakukuha sa panalangin kung tayo mismo hindi naayos ang sarili nating pamumuhay. Kaya nga araw-araw ang tanong ay ano? Anong tanong? How can I become a better person today than yesterday? To put right what is wrong in our lives is the first thing we need to do. Nawa po, ang araw na ito, ang mga sagot sa mga tanong ay magdala sa atin sa pagpapala. Maraming salamat.